Patuloy pa rin umaakyat ang bilang ng mga nasawi dahil sa trahedyang dulot ng lindol sa Central Visayas noong Martes. Sa pinakabagong tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 173 na po ang bilang ng mga kumpirmadong patay, habang nasa 19 naman ang patuloy pa rin pinaghahanap. Ang ilang pamilya hindi nawawala ng pag-asang makikita pa ang kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. At sa gitna ng kalamidad, nananaig ang bayanihan at pagkakaisa. May report si Salima Refran. Masaklap ang sinapit ni Aling Nora. Itong Martes, nagpaalam lang ang dalawa niyang anak na maliligo sa isang talon. Pero matapos ang magnitude 7.2 na lindol, gumuho papunta sa ilog ang isang bahagi ng bundok. Kasama ng mga bata ang dalawa nilang pinsan at isang kalaro. Sa isang iglap, lahat sila natahunan ng mga malalaking bato at putik. Nanganaginip kasi si mama na buhay pa yung mga bata. Tumawag sa kanya, ma, dito kami sa bato, nakatago. Hindi kami makalabas. Kasama ng taga-PNP, inuntahan ng mag-inang Nora at Jess ang bundok. Dalang parasang matatagpuan pa ang mga bata. Pagdating namin, tumambuan ang mga malalaking bitak sa lupa. Sa bahagi ng pagbuho, isinigaw nila ang pangalan ng mga bata. Pero ni bulong, wala silang narinig. Ang dating malalim na ilog, natabunan na ngayon ng bato at putik. Ayon sa mga pulis, imposibleng mahukay ng mano-mano mga bata. Dahil peligroso sa lugar, bumalik na sila sa barong-baro. Doon, makikita ang isang altar para sa mga bata. Buhay man o patay, bit-bit pa rin ni Aling Nora ang pag-asang makikita pa ang kanya mga munting anghel. Gabi-gabi na naman ang landslide sa bulugundukin ng bayan ng Antiguera. Kaya ang ilang kalsada, di na madaanan dahil sa pagguho. Pagdating namin sa bayan mismo, maraming bayang napinsala. Ang munisipyo, halos gumuho na. Ano po nangyari dito? Sinamahan namin ang mga minero sa kanilang retrieval operations sa Antiguera, Torol, Balilihan Road, kung saan natabunan ng isang motorista. Siguro pwede natin siyang makuha kung maghihintay pa tayo mga ilang araw kasi yung aftershock patuloy yata eh. Ganun eh. So, unstable pa yung taas eh. Pwede mahulog yung mga nicho, pwede tayo matabunan din. Imbis na makaresyo tayo, baka tayo pa ma-rescue. Lagay ng isang habal-habal, sunod naman kami pumunta sa Barangay Diga, kung saan natabunan din ang lupa sa ilog ang isang ina at kanyang dalawang anak matapos lumindol. Ang tanging nakaligtas sa kanila, ang isa pang kapatid na si Josie. Sana ako na lang yung namatay. Kasi sila. Pagdating ng bayan, maraming pamilyang nasa labas sa kanilang mga tirahan. Ang 30-taong gulang na si Jazz, tila sabit na sabit sa pag-inom ng batas. Tinititid na lang po. Kakasiyahin ko na lang silang dalawa. Kasi wala naging gatas. Sa gitna na nakapanlulumong sitwasyon ng mga residente, pag-asa naman ang dala ng ilan nilang kababayan. Ang mag-asawang ito, namigay ng mga lata ng sardinas. I'm the owner from Bohol Sunset Resort and we talked yesterday about and then I just go and buy rice and bring it here. Ang Rotary Club of Subay at Tagbilaran, inadala naman ang isang pack ng pandesal, gatas at tangki ng tubig. Kami, we're hit but minor lang ang damages namin, so we prefer to give our relief goods to... Wala rito sa Bohol, Salima Refran, Kia Menyo.